binigyan ang pagkilala ng Pangulo Marcos Jr. ang isang transportation network vehicle service company dahil sa pagbibigay ng kabuhayan sa maraming Pilipino. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. 2019 nang umalis sa trabaho bilang forklift operator si Albert at nagdesisyon na magtrabaho na lang sa Grab delivery. Para sa kanya, mas naramdaman niya ang kaginhawaan lalo't ngayon, hawak niya ang kanyang oras. Dagdag pa riyan ang mas malaking kita. Ikaw naman gagawa ng sarili mong kita dito. Sisipagan, tsatsagaan mo lang talaga. Eh sa trabaho, kahit anong sipag mo dyan, dodoble pa, dadagdag pa yung trabaho mo. Hindi naman dadagdag agad yung increase ng trabaho, ng sahod mo. Isa si Albert sa maraming Filipino na natulungan ng naturang super app company. Bagay na malugod na kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na pagpupulong nito kasama ang mga kinatawan ng kumpanya. Giit ng Pangulo, malaki ang naitulong ng Grab lalo na sa unemployment sa bansa dahil umabot na sa nasa 300,000 mga individual ang nagkaroon ng pagkakakitaan dahil sa super app. Hindi lamang anya ito nakaapekto sa mga operator kundi pati na rin sa mga unemployed. Gaya na lamang ni Rolando na dating taxi driver at ngayon ay Grab car driver na. Mas maigi na raw ito dahil hindi gaya ng sa taxi, hindi na siya nahihirapang maghanap ng pasahero. Mas okay na rin yung Grab kahit paano. Tambay-tambay lang. Tambay kasi may mga ganito, may mga kondo-kondo. Ayan, may magpapatosin ng pasahero. Minsan nasa 2,000 ganun, pataas. Ayon sa Grab, umaabot na raw sa 300,000 rides kada araw ang kanilang operasyon mula nang mabili nila ang Move It. At ipinunto na marami sa kanilang rider ang kumikita na ngayon ng nasa 1,500 hanggang 2,500 pesos kada araw. Ayon sa Presidential Communications Office, hinihingi na sa ngayon ng kumpanya ang suporta ng Pangulo sa plano na palawigin pa ang operasyon nito sa kalahating milyon mula sa dating 300 rides kada araw. Giit ng kumpanya na posible itong maabot sa loob ng 6 na buwan. Noong 2003, nakabuo ang kumpanya ng nasa mahigit 100,000 driver at operator at nakapag-digitalize ang nasa 15,000 na MSMEs na nakapagpababa ng unemployment rate sa bansa. Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.